So mga ka-Jilly, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, pati po sa mga subscriber o kaya napadaan lang. Every time that I have this vlog about the Jilly, hindi po para i-position siya na mas magaling sa mga established na luxurious car, no. Ang point lang po doon ang point ko lang po doon sa vlog na 'yon ay sa ganung klaseng price range, 1.3 to 1.6, you will be experiencing yung magagandang interior na medyo unexpected sa ganung klaseng price. Hindi po para sabihin na mas maganda siya sa mga kilala natin at sikat na mga luxurious car kagaya po nito. So hindi po natin kailangan magkamero nito para magkaroon tayo ng opinion na maganda rin po ang interior ng Toyota, ng Honda, ng Mitsubishi o kaya ng Jilly, no? Sapagkat yun naman po ay depende sa titingin, ano. So ngayon lang po, gusto ko lang po kayong i-tour dito, ano. So may-ari po nito yung bumili ng Jilly Asgara, ano. Hindi po yun akin, nautusan lang po ako na bumili sapagkat nagandahan siya sa feedback ng Jilly Cool Ray, and he asked me na kung may 4-wheel drive, tama-tama, meron naman po Jilly Asgara. And wala po tayong brand wars dito. This is just a good conversation about cars, particularly po yung Jilly para sa mga Jilly owners. And huwag na po nating pansinin sana yung mga negative comments. Lagi ko nga po sinasabi, good vibes lang tayo. And just focus on the part na we are enjoying. Once again, yung pagdadrive at saka yung safety features and everything about our cars. Kung ano man yung brand ng sasakyan ninyo. Ano po? So nagkataon na meron pong nagkagusto na magpabili din ng Jilly. So tinulungan lang po natin, ano? Yan po yung kanyang infotainment. May auto park na ba ito? Ito po yung Land Cruiser Platinum. Itutour tayo ni Ma'am. Platinum Edition. Ayan. Wow, ang ganda ng screen. Oh, di ba malaki ang screen? Oh, grabe, sinihan po. So, iba ang Land Cruiser pong ito kasi talagang kita niyo yung ano, infotainment niya sobrang laki. No, hindi ko lang po sure kung ilang inches. At napaka-premium po ng loob. Wow. Ilang seater po ito? Sunroof din. Yan. Sunroof din. 8 pa rin, 8 seaters pa rin. 8 to. Okay, tingnan po natin sa kabila. So, napaka-spacious din po at dito naman po kilala. Ah, ito. So, hindi po mahilig manood ng TV ang mga bibili nito kasi ang lalaki ng screen. So, yung ibang Land Cruiser hindi po ganito kasi ito ay Platinum Edition. Wala na yata pong ganito. Wala. Nubos na nila. Ang laki ng likod. So, pwede rin upuan. Icebox. So, 8-seater special. VX. Ganda. Ito na may-ari. Kita nyo naman po. Baka may babatiin kayo? Hi, Paz! Excuse. For getting me to your vlogs. Oh, sakay na.
Wow! Ito po yung mga tatakbo sa susunod na eleksyon. Oo! Napakadaling gamitin yan! Six, less 100. May ano ako? May 100 pesos. So dito po nag-shoot ng The House Arrest. Yan. Ang ABS-CBN. Ito po si Katniel. Yan. Ah, ay, mag-pa kayo. Ma'am, naka Land Cruiser. Ano po yung inyo? Land Cruiser. Na? Platinum. Platinum. Limited edition. Limited edition. Pero maganda siya. I like this one. Basta mas maganda. Oh, social talaga siya. Oh, the man's one, oh. Talaga nga ito pads. Meron siyang ano. Opo. Tapos tingnan niyo po yung pangsalamin sa babae. Pag tinanggal niyan, yeah. Yan po ang gustong-gusto ng mga kababaihan may, dito. Pag ganun may ilaw, agad hindi ka na nag-ano. Hindi ka na mag-ano pa ng cellphone or on pa yun dito para makakainom. Oh, di ba? Bibili na yan. Bumili agad. May stock ba talaga sila? Opo. Ako pala silang stock. So ito yung mga control niya. Opo. Paano yung ano niya? Yung itong screen na ito lahat? Yan ano, yan ang masasabi mo. Maganda. Yan. anong masasabi mo? Maganda ng legend eh. Once again mga kajili, ito po ay isang kwentuhan lamang. Hindi para sabihin na mas magaling o kaya the best kung ano man sasakyan. Parang kwentong ano lang po ito. Kahit ano pong sasakyan ninyo, you feel confident, you feel safe, you are satisfied, okay po yun. No? Nagkataon lang po, ito yung sasakyan namin, itong Geely. So yun yung po yung naikwento namin. At para tulong na rin po dun sa mga curious, o kaya they have plenty of questions, ano nga po ba itong pumasok na Geely dito sa Pilipinas. Ano? So hindi po namin siya... not to brag but to give others the idea, no, not to convince but yun nga po, to give awareness kung ano nga po ba itong Geely na to. So kung sakasakaling may something negative about it, sineshare naman po namin para po matutunan din ng iba, no. So we don't need 3 to 5 years bago pa mag-vlog. So ang ginagawa ko po from time to time, ina-update ko po yung mga subscribers natin. Para kung sakasakali, sabi ko nga dun sa isang vlog, kung may something na negative about it, the Geely and the people around Geely can do something about it. Ano po, yun lang po ang ating objective. So, tama po kayo. Hindi ko nga po sinasabi, only time can tell kung gaano katibay itong brand na ito. Pero, my goal is to update those people who are... also in Geely, and those people who are curious about Geely, yun lang po. No? So, sana po ay good vibes lang po tayo lagi, ano? And rest assured that you are also remembered in my prayers. God bless po. Bye-bye.